opinion, although this have been superseded by that Supreme Court ruling, sinasabi, pag na-comply lahat-lahat, eh, you cannot prohibit. It becomes now ministerial, not discretionary. Oh, you weigh on that. On the other hand, the Supreme Court says that it is discretionary. You cannot compel Truman Ramos, the mayor, to issue such permit. On the other hand, which I think still valid, yung discussion na pag na-comply lahat, eh ministerial. Yan. Na-comply na yung requirement in Section 16, hindi contrary to morals. Hindi contrary to public safety and health. Eh, yan. It becomes ministerial. Okay. Now, standby si Ms. Juna Nabila. Ito na yung pumapasok eh. Sabi ng Section 147, yung collection of reasonable fees and charges, hindi yan pwedeng tingala sa langit lang, ito yung babayaran mo. Sinasabi talaga ng batas, it should be commensurate with the cost of regulation, inspection, and licensing. Mayroong parameters kung magkano ba yung sisingilin. Hindi na, eh, malaking kumpanya na ito eh. Eh, barangay clearance, 5 million. No? Diba? Barangay permit. No? 5 million. Yeah? Ito yung mayroong nagre-react ng business. Ang kalaki naman dyan yung clearance na yan, permit na yan. 5 million. Okay? Mayroong parameters ang batas eh. Commensurate with the cost of regulation. Kaya in relation to this, there was a joint memorandum circular ng DILG at saka Department of Finance. -01/2019-01 dated May 17, 2019, wherein it established the guidelines for the setting of rates of fees and charges. So hindi na tingala lang kung magkano ba yung babayaran ng business tax payer. Mayroon na. So in this guideline there is a weighing of parang sinasabi kasi dito, pag hindi mo pa mababayarin yung pagkuha ng permit with the cost of the inspection and surveillance, parang magsasubsidize yung general fund doon sa services na ine-extend ng LGU. Kasi in the regulation of business and activities, there is delivery of services also. And it entails cost from the government. And equity, sinasabi nga natin the cost of regulation, parang to compensate the services delivered, it requires that the person benefiting from that services in the issuing of licenses, in the conducting of inspection, in the conducting of surveillance, must share in the cost of providing such services. Otherwise, maglibre daw yung pagkuha ng permit, yung pag-inspection and surveillance, masasubsidize yung pasweldo natin doon sa mga kuhan, sa mga empleyado na nag-conduct ng surveillance, masasubsidize coming from general fund, yung general fund, yung gamit sana, gagawa ng drainage, gagawa ng reblocking, gagawa ng basic services. E doon na sa sweldo. Doon na pumupunta lahat ng general fund doon sa sweldo sa nag-i-inspect and surveillance. Kaya sabi dito sa guidelines, kailangan may equity. Pag mayroong services na dideliver, mayroong cost na babayaran to compensate that services. So there goes our joint memorandum circular. We will talk further about this through the discussion of the chief of our treasury division. But in the meantime, tatawagin ko muna siya para pa-shoutouts. Nay, pa-shoutout muna tayong Janay. Miss Juna Nabilia. Ay, kasama din niya si Miss Imago. Kita mo na ako, Torrance. Yes, I can see you now. Kita mo na ako? Nay, okay. By the way, before you proceed, di ba? Sabi ko nung last episode, sabi ko, bumabata ka na, you have a younger look now. Nabasa mo yung comment ni Sir Edsel doon sa San Fernando? Yung my secret ka daw? Tulos kong daan yun. Totoo ba yun? Pabata ba yun, ay? Bigay naman ng konti dyan. Ang sekreto natin is in love tayo, Torn. Ayan. Hi, good morning kay Tatay. Kay Sir Brennan. Abelia, good morning, Tay. Good morning, Tatay. Ayan, always. Kaya inspired yan si Nanay. Nay, before kayo proceed with yung mga component doon sa rationalization of fees and charges, pa-shoutout ka muna yan dyan. Go ahead. Okay.
nylon. Sabi niya, thank you very much for this episode from Santa Fe, Cebu. Sabi niya. Mm. Tapos, sabi naman ni Juliet Valdez, Assessor's Office of LGU, Canavid, Eastern Samar, good morning. Eastern Samar, ha? Canavid, Eastern Samar pala. Shout out to Desideria Cadiz Baguhin, Sagusay, the Municipal Assessor of Garcia Hernandez Bohol. From Eugenia Montanis Dayag, the Municipal Treasurer of Cebu nga Cebu. Si Ma'am Wendy Pierdo Duhay Lungsod, the Municipal Treasurer of Sagbayan Bohol. From Nisa Cuevas, Municipal Treasurer of Alegria Cebu. From Angelo Sarabia, the City Treasurer of Baez City. Ito sir, palagi itong nanonood sa atin. Suki na to. Si Joey Zaldi Gallego from LGU Masbate City. Fe Almenye from the City Assessor's Office of Tagbilaran City. From Hernan Suliano and Christina Valiega Patalinhog of Tanhay City. Shout out, sabi nila. From Neresa Aguilar Augusto from Region 5 to. Glenn Blair De La Peña of Talibon Bohol. Bohol. Si Dali. Bohol. Elvera Supino Avis from LGU Tomas Opos, Southern Leyte. Moises Baroga from LGU Kabarugi, Torino. From Marilu Hatamusa Herrera of Consolacion Cebu, Rosemary Villacampa, Bingbing Fontanosa, Richie Gungob of Municipal Assessors Consolacion, and Penjo Newlat of Canlaon City. So far, shout out doon sa taga Bohol. Yes, Adi, before that, Adi, shout out doon sa taga Bohol kasi you can see now the charm the in person. Mayroon na kayong makikitang charming na regional director. Next week siguro yan. Hindi lang natin ibubulgar yung detalye. Basta may pupunta dyan. The very charming regional director. Pasok, Arde. Shout out sa kay Engineer Ramil Archaga sa LGU Talibon. Mm-hmm. So they are watching together with Mr. Glenn Blair De La Peña. So please hope to see you next week. Okay? So thank you. And also to Ray Bilingan sa the President of Bayawan Oriental. Bayawan. Bayawan City. City Assessor. Torrens, before we let Ma'am June Ann proceed to her topic, may question dito. Yes, si Ms. Rita Alosilio Cuevas, regarding the ILG Memorandum Circular 2017, yung exemption of fully registered cooperative. Since we will defer to answer this question, siguro, kasi we will be inviting the DILG to join us next week. So we'll defer this question. So please, Ma'am Niza, please join in again. Please in Monday. Watch us para ma-address yung concern mo. Also, Ma'am Julie, my question, how do we appraise private cemeteries if still for sale? What classification are we going to use? And if already sold, are we going what to change classification? So, Sambayan po the next episode na yes, but that will be reserved for next week. Thank you, Ma'am Julie, for the question. Thank you. Anyway, at this early, go to Mass Appraisal Guidebook, ma'am. Mayroon dyang appraisal of cemeteries kasi minsan tinitransfer yung ownership doon sa mga nakabili. So, go to that. Kuan muna sa Mass Appraisal Guidebook. We'll have a discussion, separate discussion on that in the next succeeding episode. Maganda rin diyang i-discuss. Appraisal assessment. So, here we go. Bigay na natin kay Ms. John Anabilla. Sabi ng batas kasi na, the cost of inspection and surveillance should only be commensurate with the cost of, the fees and charges should only be commensurate with the cost of inspection and surveillance. May tinitingnan ba dyan, Nay? Ano yung dapat titingnan sa mga cost of inspection and surveillance? Go ahead, Nay. Naka-mute ka, Nay. Naka-mute ka. Okay, unmute. Okay. Okay. May tinitingnan ba dyan? Ano yung tinitingnan, Nay?
So we have meron ho tayong 11 steps sa ating toolkit. Okay. Yung first 7 steps is template based yon, Excel. Mm-hmm. Saan na yun yung ano natin? Mm-hmm. Oh. Ang from step 1 to step 7, gagamitan natin yan ng template. Ang step 8 to step 11 is reportorial na yon, yeah, and accountability. Yes, Nay. By template, may do we mean na mayroon na tayong formula dito talaga? Hindi na si Treasurer mahihirapan? O hindi na siya mahihirapan kasi ang BLGF gumawa na ng template, isang Excel-based template at saka Excel yung isang local... Yung nagkocompute na talaga, di ba? Excel nagkocompute na yan. So, all the treasurers have to do is input the data. Yes, i-input mo na lang ang data. Hindi na mahihirapan si Tres. At saka meron pa tayo doon sa local fees and charges estimation system na nakalink doon sa LGU integrated financial tool, yung sa LIF system ng BLGF. Ito, wala nang tantsya-tantsya, so, Nay. Wala nang tingin sa langit, kumbaga. Mayroon na talagang template at saka mayroon ng processes. Di ba, Nay? O pinadali na ng BLGF ang buhay ng ating mga treasurers at mga finance committee sa different LGUs. Binigyan na tayo ng Excel-based template. So, Excel-based. First step is... meron doon, John Torrance? Meron. Wala na? Number one, okay. Meron. Yung binigay ko. Okay. Office is so directly involved. Map the process flow. Pero bago mag-umpisa ka sa toolkit, kailangan muna ang LGU i-identify niya kung anong mga offices ang nangungulekta. Kasi nga, sabi natin na cost of regulation. First muna, i-identify mo yung mga offices. Di ba? Sino ba yung example na yung mga offices na nagko-collect na? Example na Health. The treasurer's office, sa assessor's office, sa civil registrar, DA, yun, i-identify mo. And then after that, for example, of the service na, di ba? Yung mga certified truck copy, yung mga inspection ng assessor, yung mga ocular inspection, di ba, Nay? Pagkatapos nila turns na na-identify na halimbawa ng assessor's office, i-identify na naman ng assessor's office kung ano yung mga kukolektahin nila. So, kagaya ng identify the collectibles. Okay. So, certified copy ng tax declaration or ano pa ba yung ibang mga hinihingi nila. And that's the time na mag-map ka ng process flow based on the citizen's charter of your office. Na-identify natin. Before you go ahead, Nay. Na-identify natin yung mga collectibles. So, ngayon, i-identify naman natin yung ano yung mga processes for that service. Di ba, Nay? Hanggang so, yun yung pumapasok yung pumapasok yung sinasabi mong map the process. Map the process flow. Kasi this is ito yung step-by-step process ng particular office based sa kanyang citizen's charter. Babasihan niya, 'di ba? Bago ka humingi ng tax declaration, you have to fill out a form bago, 'di ba? May i-fill out ka na form. Pagkatapos may mag-check kung yung form ba na binigay sa iyo is tama ba 'yon. So, ikaw different activities hanggang makaabot ka doon sa certified true copy ng tax declaration. Sige, go ahead. So, you only have to check, emphasis lang na you have to check your citizen's charter doon sa process flow na yon. Nandoon yung ano yung step one, ano yung step two, di ba, Nay? Oo, doon, yun ang babasihan niya. And then after that, kung naano mo nasa na screen, yung Nay, mga... Nasa screen. Okay, this one. Iikwan sa process flow. Tapos sa activity. Sa process flow na ano second sheet. Second sheet, okay. Standby, sige. Process flow, okay. This one na eh, mauna ni. Mauna siya. Yan, Okay. Okay. Dapat... So, sorry. I close that one. Okay, go ahead na.
So, i-identify mo na yung resource requirements. So, ano itong mga resource requirements na to? So, sige, Patron, sige. Yung mga resource requirements, personnel. Click ko yung mga resource requirements. Okay. Resource requirement. Asan ba yung si resource requirement? Enable editing pa. Ayan. Oh. Ito. Ah, sorry. I don't know my way through this. Kuan na yan. Okay. Go ahead nilang. Go ahead nilang. We'll stick with the process flow nilang. Basta si process flow, comprise ito ng three steps. Step one is map your process flow. Yun yung i-identify yung mga different activities. And then, i-identify ang mga resources. And then, i-classify mo ang each activity. Or routine ba siya or special? Step one, step two, and step three, dito yan siya sa process flow. Itong so, step three na i-identify mo, i-classify mo as routine or special, dito magkakatalo kasi minsan pare-pareho lang yung personnel na kakandak ng inspection. Yung sweldo nila, pare-pareho lang. Pero pag malaking industriya, ibig sabihin, equity, yung sinasabing more ability to pay, mas malaki dapat yung bayad ng permit, yung malaking mga businesses. So, ito yung pumapasok, yung you should classify whether that activity is routine or special, right? Opo, opo. So, masasabi mo, attorney, na ang activity is routine kung walang changes sa normal na na processing. Pero pag magkakaroon na ng inspection, yun ang tinatawag na special. Kasi madadagdagan yung tao, magkakaroon, madadagdagan yung mga expenses mo. Number of hours. Tao, supplies na gagamitin. Kaya importante din itong i-classify mo pag routine and special kasi syempre iiba na naman yung rate. Madadagdagan ang trabaho, magdadagdagan ang fee. How about yung operation na kasi pag-conduct ng inspection surveillance, mayroong tayo, tao, mayroong office. How about yung mga cost sa electricity, yung mga cost of office, na ka-include ba yan in the costing of the regular irrigation and surveillance na? Oh, yan na siya, attorney, ang tinatawag na mag-a-identify ka naman ng variable cost at saka ng cost. Fixed cost yung mga offices, di ba? Yung sa fixed cost is yun yung sa electricity. Electricity, yun yung telephone. Offices. Ang variable cost na example nito is yung mga supplies kasi nagva-vary ang supplies sa issuance depende sa number of. So there you, in a nutshell, pinapakita ng process flow na yan na hindi basta-basta ka lang mag-peg ng price or permit fee and licenses. Mayroon talagang step-by-step procedure at saka may classification each kind of activity. Now, before I let you go, Nay, mayroon ka bang pang panapos na discussion about this one before I let you go, Nay? Pinapalaalahanan na, di ba, nag-send na kami sa inyo ng BLGF Memorandum Circular 02-2019 signed by our Executive Director na September 2, 2019. Hopefully, na nakita na ninyo yan, Tres, baka kasi sasabihin na naman nung ating Juan kanina ng broker na si Eleanor Valmonte, hindi nyo tinitingnan yung ano nyo, mga circulars. So, nire-remind ko si Tres. Nire-remind ko si Tres, nag-send na ang office sa inyo ng circular regarding this. Mm-hmm. And there are some LGUs na humingi na ng technical assistance sa ating office. One-on-one talaga. Para one-on-one na discussion on the setting up of reasonable fees of side by side sa kanila na pumupunta kayo sa LGUs para mag-identify doon sa mga data na dapat ipasok doon. Oo, opo. No. At saka kasi yung data kasi nasa kanila yung, pero yung assistance sa atin, 'di ba? Nay, go ahead. Attorney, 'di ba mayroon pa silang mga data na kailangan dapat i-prepare na nasa screen natin? Oo. Okay. So yun lang. Friends, may pa-shout out pa. Okay, go ahead, Daddy, go ahead. Galing from
Cagayan de Oro City LGU, Cagayan de Oro City Miss Gina Lynn Isling Racines. Hi, good Thank morning, you for ma'am. Joining us. Also to Mr. AJ Niere of LGU Bulacan. Ah, Niere. Thank you so much. Ito yung sinasabi ni Nanay na data required. Okay, Nay. Pasasadahan mo ng saglit, Nay. Okay, Nay. Yan. So, medyo mataas. Mahaba-haba yan. Mahaba-haba ito. Pero ito yung mga data ang kakailanganin natin bago tayo makapag-fill out doon sa template. So, kagaya ng ito, meron dito utilities sa admin power cost, so kailangan natin yung plantilya ng mga personnel. So makukuha natin yan sa kasi yung pasildo ng mga personnel ina-capture yan in the cost of regulation. Kasi kailangan up to the mga allowances, yung mga bonuses, lahat ikikwentahin yan. Sa inspection cost naman. Sorry. Go ahead. Sa inspection cost naman, meron tayong kailangan yung mga personnel na nag-i-inspect kasi reimburse kung wala kayong sasakyan na ma-provide ang LGU is through traveling expenses, i-reimburse ng LGU yung nagastos sa traveling ng mga staff. Pagkatapos dito sa ito yung other variable cost. Mga ORs, official receipt, mga stickers, perhaps sa business permits, mga application forms. Sa fixed cost naman, ito yung example nito, office space. Kasi kailangan mo pa rin kwentahin yung space na ginamit ng taong nag-compute ng para sa nag-a-assess ng halimbawa sa treasury, sa BPLO. Kukumputin mo yung space na pre-provide mo doon sa nagko-compute ng business permit mo. Tapos sa baba, electricity cost. Itong electricity cost naman, kasi sa ibang LGUs, iisa lang ang billing. So for the entire municipality, municipal hall. So hahatiin na naman yan ng different offices, yung bill. Hahatiin na naman yan ng sa like sa treasury kung ilang tao yan pero merong ano dito ha merong mga guide kung paano pag-compute basta ito lang i-consider natin kailangan natin i-consider ang tubig ang telepono ang equipment ang furniture si internet pati yung aircon kwentahin yan so lahat i-consider when we compute the fees and charges. Hindi na lang yung tingin sa langit na kasi mag-increase tayo, kailangan pag-update tayo ng revenue code, i-increase natin to ng 20%. No. Markup lang. sa ngayon po, meron na tayong template na gagamitin. And ito is i-monitor ito ng BLGF. Kasi after that na makapag-update ang LGU, ipopost nila yan sa kanilang sa kanilang website. And then mag-post din sila sa BLGF tutorial kasi. Nay, nasabi na natin ito na pag gusto ba ng mga LGU na magpa-request ng assistance tungkol dito, ma-reach out ba tayo, Nay? Can they call us for request for assistance about coaching on this matter, Nay? Kasi medyo maraming nitty-gritty. Pwede bang matawagan tayo dyan, Nay? Opo. Ready po kami sa BLGF7, especially our regional director. Like nga nang nangyari sa isang LGU, sumama pa siya sa amin. So, Aloginsan? Ronda. Like sa ronda. Para so, stress, huwag kayong mahiyang magtanong. Ha? At saka i-assist namin kayo. Humingi ng tulong. We are yes, Andy. Go ahead, Andy. Technical assistance. Aside from the fact that willing naman po yung office mag-provide ng one-on-one assistance with LGUs, but these fees and charges will be rolled out towards this year to the LGUs, to our treasurers sana. And assessors. Yeah. Sana, yes. Sir. Sana. So, Ma'am Junan is now plotting out our schedule kung kailan natin pwedeng i-roll out itong fees and charges to our respective LGUs. Kasi hindi ito madaling makuha in just one setting. So, kailangan natin, kailangan ng cooperation between the members ng finance committee
na yung mag-perform ng imposition ng taxes or charges. So, pero kung kailangan talaga ng LGU na they really wanted right away, so willing naman kami magbigay ng technical assistance na kami yung pupunta ng LGUs. Thank you so much, Sir. Good to know. Okay, yan. Yan, himay-himay na natin. So, pang-close. Good morning para kay Engineer Ramil Arciaga. May utang ako kasi pa nag-overtime tayo. Gusto niya yung Data Privacy Act doon sa pagbigay ng tax declarations, eh mukhang hindi niya kakayanan ng time. But we'll see. Dito muna sa pang-closure natin dito sa episode na ito, itong DOG opinion na nag-i-establish once and for all and quoted also in a BLGF memorandum dated July 2, 2020. Nag-i-establish once and for all kasi medyo questionable nung una. Sino ba talaga ang may authority to collect, to assess and collect the and even audit local fees, taxes, fees and charges? Now, medyo nagsumbong kasi itong national, ano yung association of BPLO. Basta mayroon silang association, nagsumbong doon sa, parang nag-ask, nag-query doon sa DOG, sinasabing bakit binigay sa Treasury, bakit nagbigay ang Department of Finance or BLGF ng isang circular na sinasabi yung may kapangyarihang mag-collect, assess at saka audit eh si Treasurer. Okay, sabi nila it is daw power, hindi daw yung lawful and valid delegation pag binibigay daw yan sa mga Treasurer. Sabi ng Department of Justice, and in resolving this issue, kinakot yung Section 170 of the Local Government Code na nagbibigay talaga doon sa local treasurer na sinasabing siya yung makapag-collect ng local taxes, fees, and charges. So siya yung makapag-collect. Included dyan ang fees. Ha? Yan, di ba? Hindi lang taxes, hindi lang charges, pati na rin ang fees. Now, sinasabi din ng Section 171, mayroon ng power yung local treasurer to examine books of accounts. Now, this is all in connection assessment. Pag binigyan ng ang treasurer ng power to examine, ibig sabihin siya yung makapag-assess also, including na yan ang fees. Now, dito rin, sinasabing, pag may question kayo about correct taxes and fees and charges, kalakip pa rin ang fees, kanino ka ba magsusumbong? Kanino ka ba magpo-protest? Hindi naman doon sa BPLO. Doon sa Treasurer. So these three provisions of the Local Government Code establishes the fact that it is the treasurer who has the authority to collect, assess, and even audit local fees. Hindi ang BPLO. The Local Government Code Act grants this power to the local treasurer. Now, guided by this section 171 is the power of the collection. 170 is the power of examinations of books of accounts. 195, I guess, is the power yung protest, di ba? So, sinasabi ng DOG, ang kapangyarihan na yan ay naandoon sa local treasurers. Now, isang pasada sa e-Konsulta kasi nanonood si Sir Ramil Arciaga. Ito na lang, Adip, pang last, medyo madalian lang, madalian. Kasi nanonood si Engineer Arciaga. Madalian lamang ito. Na-address na natin ito last episode. Sinasabi natin yung humihingi ng kopya ng tax declaration kailangang mayroong consent ng owner. Sinasabi ni Engineer Arciaga, mayroon ba tayong department circular dyan? Okay. Mayroon actually. Okay. Department Circular Number 001-2019. Wala ba akong personal na kopya nito? Pero this was quoted in the webinar on Data Privacy Act ng BLGF Central Office dated September 5, 2019. Sabi ng circular to, in accordance with the, lumihis na tayo sa permit ha, kasi may utang ako sa e-Konsulta doon sa Data Privacy Act ng Issuance of Tax Declaration. In accordance with the Republic Act 10-1738, ito yung Data Privacy Act. Ito yung sinasabi ng BLGF. Whether or other processes. Okay. Kailangan tingnan mo kung real parties in interest ba yung humihingi ng dokumento doon sa office mo.
At in order to look into that kung real party in interest ba siya, kailangan mayroong evidentiary documents such as death certificate kung anak man siya, birth certificate kung anak rin, di ba? And so on and so forth. Ito, naka-emphasize yung special power of attorney. Kung mayroong pumupunta sa inyo na hindi talaga siya yung mismong may-ari. Now, dini-discuss din yan at saka ini-enumerate kung sino ba yung real parties in interest. Number one is the owner, of course. Authorized representative, di ba? Mayroong kailangan SPA, sabi beforehand. An heir, an executor, and lahat-lahat kasi we are running out of time. Now, what if yung naghihingi, ito, hindi na ito sa Department Circular, ha? Nasa Privacy, National Privacy Commission website. Punta kayo doon sa National Privacy Commission website. Ito yung parang URL na, privacy.gov.ph. Ang daming katanungan doon about tax declaration. Ay, hindi ang dami. Tatlo pala. Mayroong katanungan doon about securing copy of tax declaration. Punta kayo doon. What if adverse claim daw yung adverse claimant daw yung humihingi ng kopya ng tax declaration, bigyan mo ba ng copy? Kasi baka naman ihabla kang may-ari, dapat mo binibigyan. So, ayan yung mga NPC, National Privacy Commission Advisory Operation Number. So, what I will be reading now is this NPC Advisory Number 20190391. How about yung claiming interest? Yung mga adverse claimants, eh. Hihingi sana ako, Mr. Assessor, ng kopya ng tax declaration kasi I will establish my claim, adverse claim, maghahabla ako sa korte establishing my adverse claim over that property. As an evidence of my adverse claim, bigyan mo ako ng kopya ng tax declaration. Meaning, wala pa talagang actual case. Magbigay ka ba ng kopya ng tax declaration? Now, sinasabi nito, before discussing further else, disclosure of tax declaration is protected under the Data Privacy Act also. Why? Because under that tax declaration, mayroon daw TIN, yung tax identification number. Eh, sinasabi ng komisyon, ng NPC, eh, yung TIN na yan is classified as a sensitive personal information. Therefore, without consent of the registered owner, a copy of tax declaration may not be disclosed except in under the following circumstances. So, dito na yun pumapasok yung exemption. Number one, pag mayroong consent, of course, hingi ka ng special power of attorney for any document establishing the consent of the owner, registered owner. Pag mayroong batas na nagsasabing yung humihingi na yan, allowed yan ng pag-secure ng copy. Katulad ng BIR, di ba? Na mayroon tayong data sharing agreement. Number three, if it is protect the life, and so on and so forth. At ito yung pinaka-importante, letter F. If it is the processing concerns of such personal information necessary for the protection of lawful rights and interest of the natural or legal persons in court proceedings or the establishment or exercise of the defense or legal claim. So, miski wala pang actual case, mag-i-establish pa lang ng legal claims, pwede pa lang maghingi ng kopya. Therefore, a person who is claiming legal interest on real property may, ito yung sinasabi ni Engineer Arciaga, mayroong may kasi. Pero that is a privacy, NPC, National Privacy Commission opinion. So, pwede yung maging basis mo or you submit query yourself. So, sinasabi dyan, pwedeng mag-secure ng copy ng tax declaration yung mga nag-adverse claim. Kasi nga, it falls out under Section 13, letter F, where it is necessary for the protection of lawful rights. Ayan. Or establishment or exercise or defense of legal claim. Miski, wala pa yung actual case mismo. Ayan, nawawala yung screen ko. Forgive me. Ayan. May dalawang query pa yan. May dalawang example pa yan. What if humihingi sa'yo yung BIR? What if yung humihingi, kasi overlapping yung area namin, eh gusto kong humihingi ng kopya ng tax declaration mo, bakit overlapping? So mayroon pa yung dalawang discussion. However, we are running out of time. So, balik muna tayo sa mga pa-shoutouts. Kasi baka magtampo yung mga viewers natin bago tayo mag-close ng episode nito. Pasensya, akala namin pang part 2 yung finishing up touches. Eh, nag-overtime na naman.
Nay, baka magtampo sila, Nay. Pasada sa shoutouts, Nay. Attorney, may pahabol na tanong. Maybe ma-answer ito ni Sir. Kasi sabi ni Ma'am Neresa Aguilar Augusto, RD, is the rule out true to all regions? Sabi niya ganun. This is very informative and a must-have knowledge po. Parang rule out to sa LFC, Sir? Hindi man ka na RD. Pag nag-mention ka kanina na magro-roll out tayo ng ng rationalization ng fees and charges kasi ito, sabi niya is the roll out through to all regions? I cannot speak for other regions but for Central Visayas we will be ruling this out kasi very important itong fees and charges that our treasurers and our finance committee would know on the processes. Okay. So, pero I don't think na hindi yan i-roll out sa other regions o kung hindi man yan i-roll out. Merong ibang region na nakapag-roll out na even before the pandemic. Turns? In fairness, mayroong ibang region na nag-roll out even before the pandemic. O may nag-roll out na. Kasi tayo, sir, sa Region 7, we're supposed to roll out this February 2020. Nagkaroon ng pandemic kasi in coordination with DILG to serve. May funding sana to sa DILG. Pero because of that pandemic, hindi na ho natuloy. Kaya ngayon, magro-roll out tayo sa kanila. However, RD, Dr. Lero says the urgency of this matter, kailangan na talagang i-roll out natin, RD, sa ating region, RD. Okay. Yes, kailangan na lang talaga. So we're just waiting for the health protocols to at least medyo relax man lang para... Kasi di, kung sa virtual naman ito, walang masyadong learning ang mga participants. So kaya with practical na talagang we will wait for the face-to-face para may makita tayo na output. Kasi na-roll out nga to through Zoom, pero wala namang learning yung participants natin. So hopefully, second quarter, Ms. Junan. Okay, sir. Okay. Hopefully, pag magkaroon na ng vaccine. Let me show how the importance of the rollout, RD. Kasi minsan, yung pag-fix ng fees and charges, pinapaubaya sa treasurer na lang. Mahirapan sa treasurer kasi wala naman siya sa lahat ng data. So kailangan talaga, when we come in, we require, ito, miski nga sila mga members ng sanggunian kasi sila yung nag-i-issue ng ordinance about this fixing of fees and charges. We require talaga for all of them, the department heads na, at saka yung LFC, local finance secretary, to sit down together, hindi kaya ni treasurer lang ito. So, kailangan maroll out at saka hindi pwedeng basta virtual lang. Kasi, Ms. Junan Abila knows this for a fact, yung mga nitty-gritty about the data collected, about the data to be inputted, kailangan you have to sit down side by side, di ba, RD? So, we will roll out this, RD. Thank you, Ma'am Melissa, for the question. Okay. Thank you, ma'am. So, shout out, go ahead na. Shout out na hinoon. Babol na shout out. Para kay Ray Bilingan daw, the city assessor of Bayawan City. Merisit Caballero, yung napakaganda nating kasama. Patingin naman na maganda. May maganda pala tayo dyan, ay? Oh, meron. Napakaganda niya ngayon. Straight ang buhok. Si Ginalyn. Si Ginalyn Isling Rahines ng Cagayan de Oro. Si EJ Neri ng Buluan Cebu. Roger Blanca Minjola Jr. ng Mandaon, Masbate. Dexter Cadiz ng Taguluan. Misamis Oriental. Oy, Region 10 to. Marila ng LGU Maribuhok Bohol and Risa Aguilar Augusto. So far towards the day. Thank you sa lahat ng mga watchers, viewers namin sa Facebook page live. Ayan, RD, this has been another football episode. Medyo overtime naman. Akala natin finishing up touches lang doon sa mga naiwan. RD, any parting message at saka expression of gratitude sa ating mga suki na sa Facebook page. Sa aming mga suki, maraming salamat for continuously joining us. So kayo po ang nagpapa-inspire sa amin. Kayo po ang nagbibigay ng lakas kay Attorney Tañeca na mag-research ng mga materials. Hindi po basta-basta yung ginagawa ng ating lawyer dito sa BLGF para mabigyan, masagot yung mga tanong. So hopefully, I'm really, really very passionate na yung mga treasurers and assessors natin ma-realize na
itong ginagawa namin is not for us but for all of you. So you, especially yung mga staff ninyo na hindi kayo palagi nandyan, na you can answer, but your staff, if your staff has just witnessed or view our in one episode, pag may problema, kaya na nilang sagutan even without asking you. So you ask your staff, your personnel to not just view us, to review our old episodes kung may mga problema na related to our topic para mabigyan sila ng guidance. So all this we are doing because we believe that kayo yung buhay namin. Kayo yung we want your load. We want to help you unload your load. So thank you so much and good morning, Torch. Good morning, everybody. Everyone, this has been your host, Attorney Wilbert P. Tañeca, together with the production team, saying bye-bye. Bye. And now we will look at sa mga production team natin, members of the production team. Production team, come on. Sir Julius, mamema. Production team. Asan yung sinasabi mong maganda, Nay? Andito, ang haba-haba ng buhok, long hair, si maganda. Pakita ka naman maganda. Asan? Pakita ka naman dito maganda. Come here. Long hair. Asan dyan? Dali na. Asan yung maganda? Maganda na kita. Ayan dyan pala. Wala si Ma'am Jima. Ito si Makisig. At si Makisig andito. Ito si maganda. Ma'am Lenny. Ay, si Ma'am Lenny. Yan yung hello. Maganda. Okay. Asan yung maganda na seat, Ma? Toro. Good morning, Sita. Sa kayong fans club ko, si Ma'am si Ate Benz at saka si Nang Marina. Bye-bye! Bye! Wala na? Okay, next week, Ardi. Kuan, hopefully, ma-convince ni mo si Lucero, Ardi, ha? Ease of doing business. Ako, tawagan ako. Tawagan okay, ako. Ardi, sige. Salamat, Ardi. Bye-bye. Yes, Ardi, go ahead. Kung saya akong ingon sa ease of doing business.